Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Excited na itong makarating si Miss Dubois sa ginanap ni Giselle na isang welcome party sa kanya, at doon pa umano nito hinail ni Giselle sa mamamahaling restaurant kung kaya't agad naman din itong nakapagsalit na hindi umano ito magpapapigil at sasabihin umano niya ang totoo na siya umano ang mami ni Moira, kung kaya't nang pag-umpisa na ng party at nagpakilala na ito si Miss Dubois ay agad naman din itong sinabi ang totoo na anak umano nito si Moira, kung kaya't nanlaki naman din ang mga mata ni Giselle at ni Dr. Tanyag sa mga sinasabi nito, at agad itong magkapatid at agad naman din itong sinisi ni Dr. Tanyag itong si Giselle kung bakit hindi umano nito inalam na ina pala umano ni Moira ang bago na nakabili sa isang share. At dito agad naman din itong sinabi ni Giselle na hindi rin umano niya alam, dahil hindi naman umano nito sinabi, at kung alam lamang umano nito ni Giselle na mami ito ni Moira ay hindi umano nito pagbigyan ni Giselle ng welcome party. At dito agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang ate na kailangan umano nitong ituloy pa rin ang kanilang party kahit ayaw umano nito ni Giselle nakapag-umpisa na umano ito, at kailangan umano nilang rumispito, kung kaya't binalikan naman din ito ni Giselle ang entablado. At dito agad itong umakyat at agad niyang pinasasalamatan itong si Miss Dubois na pumunta umano ito sa Apex Medical Hospital, ngunit pinahiya naman din ito ni Giselle kung kaya't nanggigiliitin naman din ng galit itong si Miss Dubois. At pagkatapos ng kanilang welcome party ay agad na itong umuwi at agad nitong tinawagan ang kanyang attorney, at nang magkaharap na sila dalawa ay agad naman din itong kinumusta ni attorney ang mga kaganapan. At dito agad naman din itong sinabi ni Miss Dubois na napahiya umano siya dahil pinahiya umano siya sa maldita na Tanyag, kung kaya't agad naman din itong nakapagsalita na humanda umano sila dahil babawiin umano nito ni Miss Dubois ang Apex Medical Hospital dahil siya naman umano ang totoong nagmamayari nito. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang subscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.